What's up mga kap? Ayan, so galing tayo kanina, no? Galing tayo kanina sa vaccine ko for my second dose and tumawid lang ko ng konti. Maggagas po ako kasi nakita ko empty na ang aking sasakyan. Empty na si Max, no? So may pangalan po itong sasakyan ko, si Max, no? So empty na siya, sabi ko kailangan ko maggas. So tumawid lang ako ng street. Ito na yung aking Irving. Ito na po yung ating Irving gas station. So dito ako palagi nagagas. So ngayon, papakita ko po sa inyo dito kung paano magkarga ng gas dito sa Canada. Before we start, I just want to make sure po mga ka that you like and subscribe to our video and don't forget to share this video po mga ka, because sharing is caring. And of course po mga ka, gusto ko lang i-highlight dito po sa Canada, pag ikaw naggas, no? Ikaw na nagbayad, ikaw pa magkakarga. So self-serve po tinatawag. So yun, eto yun. Tapos insert card, so I'm going to insert my card. Then fill up, kasi full tank tayo. And then processing, it will ask you savings or checking, so depende po sa inyo. So you can press here or you can press 2. Ayan. So yun, processing, and then enter your PIN. PIN is okay. Ayan. And remove na daw yung card natin. And then after, it will ask your air miles. Meron ako, pero tamad ako maglagay ng number. And it says, remove your nozzle. So, ito yun. And then you need to select ano yung ano, klase or type of gasoline. So, usually, ito ako sa gitna. Ayan. And ito yung cost. Ayan. So, let's... Ayan. Then, we... Ayan. Select. Ayan. We're waiting for approval and beginning fuel. Ayan. So, as I mentioned po mga kap, ikaw na nagbayad, ikaw pagkakarga. So, that's it. How it works here po mga kap. Ngayong summer, walang problema kasi hindi naman gano'ng kalamig. So, wala naman problema magkarga, no? Problema pag winter or snowing. So, gawa-gawa pa rin, di ba? So, kahit nung nag-snow, malamig, kailangan mong magkarga. So, yun. And of course, you can also have an option na magbayad sa loob. So, kunin, ano, pag gusto mo magbayad sa loob na hindi direkta sa card, kunin mo lang yung ano, nozzle, select mo lang yung type of gasoline, and then magbabayad ka sa loob. So, dito, walang bantay, walang security guard. Kung iisipin nga, pwede ka naman tumakbo, pero marami ditong camera. So, yun, hindi ka basa-basa makatakbo. And, of course, you protect yourself, of course, diba? So, dahil sa gasolina, dumumi or nagkaroon ka pa ng criminal case. No? So, ingatan mo na lang. So, magbayad ka na lang. So, yun. Gasoline dito, yung full tank ko, pakita ko sa inyo. No? So, ito yung tindahan. Ayan. So, you can pay there. Ayan. Pwede ka dyan magbayad. Ito yung gasoline station, Irving. Ayan. So, ito yung full tank ng sasakyan ko, mga kap. Kung sa Bicol, ati-ati. Ayan. One line na lang si, ano, si, yung, well, isang linya na lang yung gasoline ko. So, ito, tatanungin ka, kailangan ba ng resibo? Yes or no? Yes. And then, it will print the receipt here. Oh, diba? Socialer. Ayan. Sara na natin yan. And isa pa napapansin ko dito, I remember sa Pilipinas, kailangan mo ng susi. Dito wala. Pindot mo lang yan. Ayan. Diba sa Pilipinas, yung adventure namin sa Pilipinas, meron yung susi. Diba? So, hindi ka basta-basta makaka... tawag nito, mabubuksan. Hindi mo mabubuksan yung gas tank without the key. So, dito, di-click.
So anyway po mga kap, that's it for today again. And pinakita ko lang po sa inyo kung paano mag-gas dito sa Halifax or dito sa Canada. Self-serve po dito. Walang mga gasoline boy. Even sa car wash, you need to do it on your own. Self-serve din. No? So yun lang naman. So thanks again for watching and see you in the next video. Bye for now.